July 28, Blood Moon. Nung di mano, may nangyaring kakatwa sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Alas 9 ng gabi, nung may narinig si Joel sa kanyang manukan. Pagsilip niya raw sa labas, wala naman siyang nakita. Pero bandang alauna ng madaling araw, nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya 81 sa mga alaga niyang manok patay. Pero kahit isang patak ng dugo, wala raw bakas. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. Hindi ako maniwala ang aso ang may gawaan nun, no? Tao siguro ang may gawaan nun. O yung sigbi na yan, no? Nakuha! Ang litis pa ng aso ko, tuta pa lang yun. Hindi niya kayang pumatay ng ng manok sa ulo. Baliw ba kayo? Fake news dyan. Ang sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay ang tenga, sinlaki ng palad ng tao, pabaliktad kung ito'y maglakad, at may kakayahang maging invisible. Di umano, ang sigbin sumisip-sip ng dugo. Larawang mga ito sa mga banga na napapalabas lang daw ng mga kung tawagin sigbinan. May mga kagmot nga hindi dito ang lalaki ng mga bakas. Hindi ko maintindihan kung ano yun. Kasi kakaiba ho ang korte. Dito ho sa aming pader na to. Ay, sa aming pinto. Dito. Nako. Ang laki ho ng kagmot dyan. Hindi ko alam kung paabayin o ano. Tapos pinadrawing ko ho dun sa kaibigan ko yung korte nung bakas nung sigbi na yun. Ito ho, pinagaya ko pa ho yan. Ito ho. Ayan, yun ho ang korte. Ayan. Sigbi ho yun. Yan ho ang korte. Nakita ho yung korte niyan. Ayan. Yan ho ang korte ng bakas na yun na nakita namin dyan sa mula sa sahig hanggang sa pader namin. Kakaiba ho, diba? Kakaloka yun. Dahil dito, nagdesisyon si Joel na putulin ang mga punong di mano pinagtataguan ng sigbin. Sigurado si Joel, hindi peste ang dumali sa kanyang mga manok. Hanggang may nagbanggit sa aming team na meron daw isang lumang bahay kung saan di umano nakatira ito. Ang may-ari daw ng bahay na yon, ang siya ring may alaga ng sigbin. Ang natitirang miyembro na lang ng pamilyang ito, si Simon, hindi niya tunay na pangalan. Pumayag siyang magpa-interview sa kondisyong hindi pakikita ang kanyang mukha. Malaking nakwan na manok. Hindi naman ako sumasama sa pagkain. Sinasabihan ako ng kapatid ko. Huwag ka na sumama, baka magalit pa yan. Iwasan nila yung mag-hearsay. Hearsay kasi yung pagsira sa amin, wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Hindi naman kami aswang. At hindi rin kami masamang tao. Kalimitang nag-uumpugan kababalaghan at ang siyensya. Pero para sa mga nakasaksi at naniniwala, walang kababalaghan dahil sila mismo ang nagpapatotoo. Hindi ako natatakot sa inyo!